Good morning. So welcome again to my channel, GP Mushroom TV. So nandito tayo ngayon sa Mall of Asia Seaside. Ito po. So ito, gusto lang nating i-feature yung tinatambakan. First time kong makita na ito na pala yung tinatambakan, no? Na dagat dito sa Manila Bay. Okay. Mamaya samahan niyo ako sa aking maglalakad dito sa SM Mall of Asia, ano, Seaside. So dito, dito tayo sa dulo, no, lalapit tayo doon sa tinatambakan, ano. So ito na yung pinaka dulo, no. So yun yung mga invisible na natatambakan na, no po. At iyon, sumula mula doon, ano, doon pala. So lahat po yan tinatambakan. So kabuuan nito is tatambakan din, no. Tingnan niyo yung mga dredgers, no. Puro barko yan. Ayun, hanggang pala sa dulo doon, no. So focus natin hanggang doon, no. So napakalawak pala itong tatambakan. No, napakalawak pala itong tatambakan. So kung makikita nyo rin itong grupo na to ng mga barko ito. Okay. Ayan. So, puro buhangin po yung itinatambak, ano? Okay. So, dito, no? May mga upuan, no? Kung mapapansin, may mga upuan. Dito sa dulo, no, may dito sa dulo ng tinatambakan, no. Sige, lalapit po tayo doon sa lalapit. So dito daanan muna natin yung fountain bago po tayo lumapit doon sa breakwater, ano po. Sa part kasi ng sa may breakwater ay makikita natin 'tong mga nakapark na mga yate at saka yung mga passenger ship. So meron palang ano dito, no? May mga yate dito. Okay. Ito pala yung ano, ito na pala yung tinatambakan, no. Kung mapapansin niyo, malalaking bato na yung nilalagay. After nung buhangin, ano, after ng buhangin, so nilalagay nila yung mga graba. So ito, meron pa lang ano dito, no. Meron pa lang mga yate or passenger ship, no. Yung passenger ship to, doon yung nakalagay na Manila, ito naman yung alter ego is ito yung yate, no, speedboat. Ito yung yachts, no. Okay. At and then doon po yung tinatambakan. Ayun. Sa part na 'yon, sa part na 'yon, ayun. Ayun, kung mapapansin niyo, lalapit yung isang barko. Ayan. So napakaganda rito na pasyalan, no, lalo sa umaga, yung umagang-umaga na ano pa lang yung pasikat lang po yung araw, no. Hindi natin alam kung anong oras ang pupwede rito kasi pag-aari po ito ng ano eh, ng MOA. Okay? So siguro may oras, no. Okay. Ayan. Lapit naman tayo doon. Pupunta tayo doon sa parte na 'yon.
Ayun oh, ang sarap ng hangin, no? Kaya napakagandang pasyalan nito, SM MOA, no? Kikita niyo kasi yung mga nangyayari. Yung pagtatambak ng buhangin. Hindi to ho buhangin na galing ng Pampanga. Hindi ho lahar ito, no? Ito po ay buhangin na galing sa ilalim ng dagat na ito rin yung tinatambak, no? Kagaya yung nangyari sa Dubai, no? Hindi sila gumawa ang kumuha ng buhangin sa disyerto, kundi kumuha sila sa ilalim ng dagat, no? May kwento po kasi doon yung liquefaction, no? Na pag natubigan po kasi yung galing disyerto, nagli-liquefied, so hindi siya pwede, no? Unlike dito, no, hindi ko alam yung paano yung paliwanag doon, no? Ng mga eksperto. Bakit hindi sila kumuha doon sa disyerto ng buhangin? Kung mapapansin nyo, no? Ang lawak ng tatambakan, no? So, ito yung nababalita dati noong panahon ni, na-aproban yata ito, panahon ni President Joseph Estrada, itong or na follow up kay President Duterte, no? Pero originally ito yung plano. I don't know kung ito yung parte o kung o kaya doon sa malapit sa Manila Yachts Club, no, yung doon sa may Dolomite Beach, no. Sa totoo lang, no, napakalawak itong tinatambakan dito sa area na ito. So ang daming dredgers, no. So tumpok-tumpok sila. Ayun, ang lakas ng alon. Ay, makikita niyo yung alon, no? Sarap, ang sarap ng hangin dito. So hinihikayat po ko po kayo na pasyalan na itong seaside, no? Itong malapit dito sa mga tinatambakan na dagat o yung tinatawag na ginagawang isla. Dito lang sa Rojas Boulevard, no? After yung mamasyal dito, dito sa seaside, no? Ang sarap ng mag-jogging kasi, no? Kung mapapansin nyo. After nyo mamasyal, no? Pag nainitan po kayo, yan, pasok kayo sa Molopecia, no? So, doon pa yung Molopecia, no? Ayan, may Ferris wheel doon, kung mapakikita nyo. So, napakaganda itong baywalk, no? Tawag nito baywalk, no? Ang layo, no? Mapapansin nyo, layo. So, halin na kayo dito sa SM Molopecia. Magandang pasyalan, ano po, hindi lang sa gabi, no? Kasi na-try natin pumasyal ng gabi, no? Yung sinubukan naman natin yung boat ride, no? From sa likod ng Molopecia papunta doon sa Ukada, no? Pero dito naman tayo ngayon sa malapit na dagat. Okay? So tara, mamaya pupuntahan natin doon sa area na yon hanggang doon sa likod ng Mall of Asia. Dito, nasa likod po tayo, no? Nasa likod. Tuloy, may mga restaurant sa harap, no? So, nasa likod tayo dito sa malapit sa bay, no? So, gusto ko lang i-share sa inyo itong kaganda, no? Gaano kaganda itong baywalk ng SM MOA. So, yun nga, mahangin. Maamoy mo o masamyo mo nga yung amoy dagat talaga, no? So merong guard na nagro-robing every time, no? So ito pala sa gabi, no? Buhay na buhay itong mga restaurant dito, no? Itong mga restaurant dito, buhay na buhay ito sa gabi. Ayan. At marami rin tao pala, no, pagdating ng umaga at saka sa gabi. Kasi nung pumunta tayo dito ay napakaraming tao kapag paggabi, no? Kasi yun nga, hindi siya mainit. Unlike ngayon, talaga sa totoo lang, it's about 12:30 in the morning. Ano? 11:30 in the morning, so mainit na. Ayan. Kita nyo, marami na rin basura talaga. Wala, mga plastics. Okay. Ayan. So,
ang sarap ng hangin, no. Kikita naman ninyo dagat, although nakakayang ipakita kasi maraming makakalutang nakalutang na debris. Okay. So, ito. So kung may time is sasakay ulit tayo sa bangka, no? Yung speedboat going to Okada. Masarap kasi maranasan din yung sa gabi kasi mas magandang tingnan yung sa part na yon, no? Sa part na yon ng Okada kasi yung ilaw sa gabi, no? Ang gandang tingnan. So hindi pa natin nasubukan. So kung mapapansin nyo, maraming restaurant dito sa likod. Although medyo tahimik, siguro sa gabi, mostly sa gabi nag-operate. So yun po yung harapan, ano. So nandito tayo sa likod. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda o ma-experience yung along the bay, no? Okay. So malayo pa yung pupunta natin, doon pa tayo. Ayan. So, busy-busy ano po yung mga barko na nagtatambak ng buhangin, no? Pero kung makikita nyo, it's a huge development dito sa Manila Bay, no? Kung million of tons, no, or cubic meters siguro ng buhangin ang itinatambak dito sa Manila Bay. Yan. So far left, yun po yung pier, no? Okay. So tahimik po yung mga restaurant, ha? Kung makikita mo, Wow Chow, no? Tahimik siya sa oras na ito. So palagay ko sa gabi ito ay busy, no? Busy. Kagaya nung pumunta tayo, yun, malilim. Kagaya nung pumunta tayo dito ng pahapon, no? So maraming tao pagdating ng Sabado ng around 5 p.m. or 4 p.m. kasi inaabangan po yung sunset, no? Sunset by the bay. Yung sunset hill. Ito, makikita mo yung sunset dito sa area na. Yan. So napakalawak, ano? Yung tinambakan talaga. And magiging isa na namang landmark after 10 years siguro, makikita nyo may mga buildings naman kagaya dito sa SMOA, kasi yung SMOA ay tinambakan din po ito noong panahon ni nag-start ito panahon ni President Marcos. Okay, so makikita nyo puro buildings na itong mga nakikita nyo rito na dating dagat. So, salamat naman at may mga lilim, no, habang naglalakad. Ayan. So, ito po yung dinevelop ng SMDC po, ha. SMDC ng arm group ng ano, ng SM, no, yung mga Henry C. Okay mga kamag, dear followers, yan ko muna po yung aking video. Sundan po yung part 2. God bless everyone.